Before the video starts, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Bagong lahat, shoutout muna natin si Mr. Jomel Brent Arances, especially to Sound Stream Audio of Gihulngan City, Mr. Digibon Domingo, especially to Tigs or Tigues Mini Sound, Mr. Jerechi Argueles, Mr. Mel Bichayda B, Mr. Sam D, and Mr. Miguel Soriano. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is pag-usapan natin yung speaker impedance. Lalong-lalo na yung mga naka-indicate dito sa mga integrated amplifier na nakikita natin. So meron tayong integrated amplifier dito, yung Kevler GX7 at saka yung Sakura AB739. So dahil sa mga marami pa rin mga beginners na nakikita ko na hindi pa rin nila naiintindihan kung ano yung mga naka-indicate dito, kung anong ibig sabihin nito, kagaya nito yung mga nakasulat dito sa likod ng mga integrated amplifier. So ginawa ko yung video na to para mas maintindihan ng mga beginners. So unahin natin si Sakura 739. No? Sa likod niya, si Sakura 739, yung max power output niya is 750 watts times 2 sa 8 ohms. Tapos kung sa 4 ohms siya is 1400 watts times 2. So yung ibig sabihin nito mga ka-sounds, bali dito sa ating Sakura 739, ito yung ating may 2 channel siya, no? Bali ito yung ating right channel, tapos ito yung ating left channel. So kung makikita ninyo sa Sakura 739 natin, may naka-indicate dito na system A minimum 4 ohms, system B minimum 4 ohms, tapos system A plus B minimum 8 plus 8 ohms. Meron akong dalawang speakers, tapos yung ating dalawang speakers na to, yung bawat speaker is 8 ohms, tapos yung isa 8 ohms din. So yung ibig sabihin nito ng system A plus B na to, bali magkakabit tayo dito sa speaker A ng isang speaker, tapos ng isang speaker din dito sa speaker B. So yung pag-connect natin, bali kahit saan lamang dito, pero pipiliin natin dito sa channel 1 is right sa yung right side ng channel 1 natin. So ayan, side sa channel 2, dito natin siya ikakabit yung isang speaker natin. So ayan. So pwede niyo rin na i-transfer, no? Depende sa inyo kung sa channel 1 is yung left side ng channel 1. At saka yung channel 2 nyo is yung right side. Pwede rin, no? Balikta rin. So, yung ganitong connection, yung kalalabasan nito is nasa 8 ohms yung ating connection. Pag nagdagdag ulit tayo ng speakers, yung isa is 8 ohms, tapos yung isang speakers din natin is 8 ohms. Pag nagtap ulit tayo ng isang speakers dito sa left side, is yung kalalabasan nito is tagpo 4 ohms na yung impedance ng ating speakers. So kung makikita nyo, no, yung system A, minimum 4 ohms. Ito yung ating speaker A, system A. So pag naglagay tayo ng isang speaker pa dito, yung kalalabasan na nito is 4 ohms. Tapos yung system B, yung speaker B, dito yon. So kung mag-tap ulit tayo ng isang speaker dito, 4 ohms na rin yung kalalabasan nito sa channel 2. So yung connection na yan is nakaparallel. Bali yung dalawang speakers is naka-parallel dito sa channel 1, tapos yung dalawang speakers naman is naka-parallel. So ito mga ka-sounds, no, kung tag-iisang speakers lamang yung naka-connect sa channel 1 at sa channel 2, bali 750 watts times 2 yung kanyang wattage, no, 8 ohms. Tapos pag apat naman na speakers, tagdalawa sa isang channel, channel 1, channel 2, dalawa-dalawa, yung kalalabasan niya, yung naka-indicate dito is 1,400 watts times 2, 4 ohms. Pero yung totoo nito is yung, kasi dahil nasa integrated amplifier yung gamit natin, hindi ito totoong wattage ng ating integrated amplifier. Nasa PMPO lamang yung wattage nito. So yung ibig sabihin ng PMPO is peak music power output. So ginagamit lamang yung PMPO sa mga integrated kasi pang-attract lang ito sa mga buyer, no?
para mas mabili yung integrated amplifier. Kung tutuusin, parang panlilin lang to, pero accepted na ito sa mga market. So kagaya rin dito sa Kevler GX7 natin, no? Kaso lang sa Kevler GX7 natin, yung setup ng speakers niya, yung channel 1 at saka channel 2 is ba dito sa Sakura 739 natin. So kung makikita nyo, no, yung positive sa channel 1 ni Sakura 739 is nakadikit yung channel, yung right and left sa channel 1. Sa Kevler GX7 naman natin is yung dalawang positive ng channel 1 niya is yung isa dito sa baba. Pero sa posisyon ng kaniyang channel 1 at saka channel 2 is same lang, no? Dito yung right channel 1, dito yung left channel, yung channel 2. Parehas lang naman ito sa Sakura 739, no? Sa explanation natin sa Sakura 739. Kaso lang si Kevler GX7, yung audio output max niya is 800 watts times 2. Kung sa 8 ohms to. Kung sa 4 ohms naman, walang naka-indicate kung ilang wattage siya. So ulitin ko ulit, yung 800 watts times 2 na to is PMPO, no? Hindi to RMS. So kung makikita nyo, meron din si Kevler GX7 dito, no? Speaker A, minimum 4 ohms, speaker B, minimum 4 ohms, speaker A plus B, minimum 8 ohms plus 8 ohms. So yung ibig sabihin nun is kagaya lang rin sa ating ano, no, sa ating Sakura 739. Dahil sa marami pa rin siguro magtatanong, so ikabit ulit natin dito yung mga speakers natin para mas maintindihan ng mga viewers na to, para sulit na rin yung panonood nila sa video na to. So unahin ulit natin yung naka-indicate dito na speaker A plus B. So ito yung channel 1, ito yung channel 2. So sa speaker A plus B natin, kukonect natin dito yung ating positive dito sa GX7 natin. Tapos yung negative, ikakabit natin dito. Tapos yung isang speakers naman natin, ikukonect natin dito sa channel 2 ng ating Kevlar GX7. Ito yung channel 2. So ikakabit natin siya dito sa negative. Tapos sa positive, no? So ito, no, yung channel 2. Sa example, yung channel 2 nito is connected siya. Naka-parallel connection yan. Pag naglagay tayo dito ng isa pang speaker, positive, negative dito, parallel connection, magiging 4 ohms na yung labas ng ating channel 2. Kagaya rin dito sa channel 1. So it means, no, dahil sa 4 ohms lang yung minimum ng ating Kevlar GX7, wag na kayo mag-connect pa ng isang speakers, lalong-lalo na pag naka-parallel connection kayo, pera lang kung yung mga speakers na kinabit nyo is naka-series connection. So example, no, apat na yung kinonect natin, so yung labas niya is 4 ohms na. So wag na kayong magdagdag ng speakers, lalong-lalo na pag pinarallel connection ninyo, kasi bababa na yung impedance ng ating speakers. So maari nang madadamage yung inyong amplifier. Kaya doon magsisimula yung ating pagkasunog ng amplifier, no? So ulitin ko, no, pwede kayong magdagdag ng mga speakers kung naka-series connection yung mga speaker ninyo. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to at may natutunan kayo. Simpleng ganitong bagay lamang. Lalong-lalo na sa mga beginners, sa mga expert, napaka-simple na rin sa kanila nito. So hanggang dito na lang yung video natin. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.